Hello everyone! Again, this is Vinci Glitov and you're watching Vinci TV. Ang topic natin for today is for the guys. Ito medyo para sa mga lalaki to, para sa mga katulad ko na naghihintay, marunong maghintay at dapat maghintay. Ang topic natin for today is True Love Waits. Okay, sanay ka mo maghintay? Ay, makaka-relate lahat ng mga lalaki sa topic na to. Nung kinoconstruct ko yung narrative nito, yung script, natatawa na lang ako kasi talagang pag lalaki ka, talaga maghihintay ka, no? Pag mandirigma ka ng pag-ibig niya, kaya lang nabit ko ang digmaan. Yung love talagang, yung love talagang, yung type test siya ng love. Gusto ko mag-share ng mga nakakatawang moments para ma-realize mo na yung love waits. Unang-una is kapag gumagaya siya, alam mo yun, parang ikaw nauna kang nakagaya ka na, naligo ka na. Sa mga mag-asawa ganito, nakaligo ka na, siya hindi pa nakaligo, mauna ka, hintayin mo siya maligo, mga 3 years and 2 decades, ganun siya maligo. Tapos pinagpapawisan ka na, isang kilay pa lang yung ginagawa niyo, yung marirealize mo na true love waits when you wait for her to finish your kilay. Tagal mag-kilay, hindi na-drawing yun. Ganun siya, yung make-up, tagal-tagal nilang gumayap. Yung paliligo mo pa lang, pagkatapos nilang gumayap, may pa-uwi ka na. Ganun katagal sila gumayap. Tapos another thing is, naranasan mo na ba sumama sa girlfriend or sa wife mo na magpa-parlor. I mean, naranasan ko yun sa band. So, ang tagal, kaya mong tumapos ng Harry Potter, yung mga parlor, mga salon na may pinapalabas. Matatapos mo yung Harry Potter, tsaka Narnia, sobrang tagal mo maghihintay. So, tagal-tagal talaga. Tapos, another thing na mga lalaki naghihintay kapag nag-shopping. Alam mo yung 21K marathon, yun yung may experience mo yun. Alam mo, bibilis ng damit, bibilis ng dress. Lilibot yung buong mall, 3 times. Tapos sa huling maling beses, bibili siya ng sapatos. Ano yung dress yung usapan, tapos sapatos yung bibili niya. So, sobrang weird. Yung ngawit ng ngawit yung paa mo, parang ikaw naman, sanay ka naman sa paguran, sa takbuhan. Pero pag sinamahan mo na siyang mag-shopping, bigla kang nagkakasakit. Ngawit ng ngawit yung tubig mo, nagkakagawit ka bigla. Pero ganun talaga, talaga na pagmahal mo, hihintayin mo, kasamahan mo, kasimahan mo. Ganun talaga, true love waits. Pero enough with those funny illustrations kahit itong nangyayari. Pero as we look back sa panahon ngayon where everything is instant because of the technology, we need to be set apart tayong mga lalaki na if we really love the person, we learn how to wait. We learn to value their time. We need to be patient. Kaya, and if you value this person, you need to value her opinion. You need to value her decisions. Kasi kung tayo, halimbawa, naniligaw ka ngayon at pinipilit mo siyang sagutin ka kagad, actually, pareho lang din kayo masasaktan kasi hindi talaga napag-isipan yung lahat. Huwag niyong madaliin yung relationship kasi marathon siya, hindi karerahan. Hindi siya pabilisan, patagalan. Minsan, narinig ko na naman yung ano, hindi relasyon, hindi ligawan ang pinagtatagal kundi relasyon. Pero na-realize ko, kasi forever naman magiging kayo eh, pero kung minadali nyo, walang foundation again ng friendship, mahihirapan kayo. Need to grow together slowly and surely. Kasi ang dami kong nakilala, mas marami, hindi ko naman nila lahat, pero mas marami akong nakilala na nagkakilala lang sa social media, nagkapanggaan lang sa party, tapos nireto lang ng kaibigan, tapos naging sila. Bigla na lang hindi nagmamaterialize ng relationship kasi walang foundation. And you need to wait. Habang naghihintay ka, mas marami kang natutunan. Mas nakikilala mo yung sarili mo, mas nakikilala mo rin siya at the same time. You grow together. And kung may tiwala naman kayo sa isa na walang pwede mag-intrude, wala. Kasi isipin mo, hindi ko sinasabing maging mabagal ka, huwag mo siyang i-please, pero I'm saying this, bro, for a reason na you respect her opinion. Para ito yung context natin, if she says no for this moment, kasi meron pa siyang mas importante sa season niya ngayon, huwag mo siyang pilitin, huwag mo siyang takutin, huwag kang gumawa ng emotional blackmail para sagutin kanya. Kasi I believe kung season niya mag-aral, if season niya magtrabaho,
all you need to do is to wait for her time, wait for her decision, wait for her a season para maging kayo. Kasi worth it, masasabi mong worth it ang isang bagay na hinintay mo. No? And another thing, wait for the right time. You know what I mean? Yung purity. Part ako ng isang organization wherein we study the current state of our youth today. And na-realize ko na isa tayo sa pinakamataas ang rate ng abortion and teen pregnancy. So, anong point ko? Yung purity, yung virginity. Yun na nagiging problema. Since sabi natin, uso na to, ito na yung tama, ito na yung... Kasi hindi lahat ng uso tama. Hindi lahat ng ginagawa ng nakararami, yun na yung tama. And if you could, sa mga babae, if you could preserve yourself, your purity, do it kasi it's your gift to your husband. And sa mga lalaki, hindi totoo na walang nawawala sa atin. Siguro nga walang nawawala, pero nadadagdagan tayo ng kasalanan, nadadagdagan tayo ng burden. Kasi I've been into this problem before. I'm guilty. If only I could bring back time, hindi ko to gagawin. Sa mga past relationship, sobrang totoo yung tinuro sa amin during the counseling session na yung imprint ng bad relationship dadalhin mo until the marriage, na parang sobrang lason siya, bro, na you need to really preserve yourself, kasi regalo mo siya dun sa magiging asawa mo, na I preserve myself because ito yung bagay na hindi kinuha ng mundo sa akin. Kasi anyone can buy her a car, anyone can give her a house, a good job, pero yung ikaw lang ang pwedeng makapagbigay ng purity sa kanya at the same time in the context of marriage. So you need to preserve yourself, no? You need to value purity. Saglit lang na oras yun, yung ginagawa, no? Ang ikli lang nun para yung lifetime regret. You don't allow it to happen. You need to man up. You need to wait for the right time. If you want it, marry her. Sabi nga ni Beyonce, put a ring on it. Kasi sex is a gift. The wedding day, it's a gift. In the context of marriage, it's a blessing. It's something na hindi mo dapat kahiya. Kasi may shame yun pag ginawa mo out of the context of marriage. So you need to wait. I'm kind of preachy here, pero yun kasi yung na-realize ko. And that's what we need to do to be set apart. Kahit pagtawanan tayo ng tao, as long as we believe that the purity is valuable. So, ayun guys, you need... Lumalim, no? Pero yun talaga eh. I mean, na nare-realize namin dun sa organization na paano na, ano na mangyayari. And marami rin ako kung kakilala, kamag-anak na nangyari to, and nakita ko yung problema. And yun guys, so what's your stake? What are the things you need to do now? And I encourage you to value the time. And again, true love waits. If it can wait, then possible, it is true. Gusto natin ng true love. Ayaw natin ng fake love. Kaya, one way to test it is time. Again, this is Vinci Ladov. Be inspired, stay inspired, and be inspiration. Come on, salamat!